Bati muna si Monica ha, babati mo. Ha? Peak sa demand ng konsumo sa kuryente na asahang tatagal pa hanggang Mayo. Kaya bigla ang pagsara ng mga planta hindi talaga maiiwasan ayon sa Department of Energy. Suspect na nahulihan ng bultong shabu sa Alitagtag, Batangas checkpoint, nasampahan na ng kaso. Inventory sa droga natapos na. Halaga ng nakumpiska bumaba. Philippine Coast Guard at French Navy makikibahagi sa baligtaran exercises sa kauna-unahang pagkakataon. Commission on Elections handang harapin kapag sinampahan ng kaso ng Smartmatic kaugnay sa ginawang pag-disqualify sa bidding. Smartmatic maaari pang sumali sa mga susunod na bidding ng COMELEC ayon sa Supreme Court. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Sinampahan na ng kaso ng Philippine National Police ang driver ng van na pinagsakyan ng milyong halaga ng ilegal na droga na nasabat sa Alitagtag, Batangas. Natapos na din ang inventory ng mga ebidensya at na-turnover na sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ito ang balita ni Lea Ilagan. No less than the President has stated earlier po na there are indication na galing po sa labas itong mga illegal drugs. But I hope you understand, we really cannot give more details dahil nga po as we speak, yung ating pong intel operatives are conducting investigation and possible follow-up operation po. Iba ang markings at packaging ng nasabat na shabu sa Alitagtag, Batangas noong Lunes kumpara sa mga nakukumpiska nitong mga nakaraang taon. Kaya ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, naniniwala sila na hindi ito gawa sa Pilipinas kundi nagmula ito sa ibang bansa. Base sa mga nasabat sa mga nagdaang operasyon, nakabalot sa T-bags ang droga na may Chinese markings. So iba po ito at yun po yung pinag-aakalan ngayon. The PNP already coordinated in close coordination with PIDEA and our foreign counterparts to determine and study the possible origin po nitong illegal drugs dahil iba po yung markings and packaging po niya. Iniimbestigahan na rin ang abandonadong yate sa Nasugbu, Batangas na hinihinalang pinagsakyan ng naturang kontrabando. Sinabi pa ni Colonel Fajardo, ang naturang droga ay ibinyahi mula sa Nasugbu patungong Maynila bago ito masabat sa checkpoint sa Alitagtag. Po, alam po natin ang Batangas po ay malawak po yung coastal areas dyan. So yan ngayon po yung subject ng ating investigation and intelligence build-up po. That is the main reason why we cannot give more details so as not to compromise po yung ongoing follow-up operations po. Kasama aniya sa patuloy pang inaalam ng PNP ay kung sino-sino ang kasabwat ng suspect na si Adjalon Michael Zarate. May mga kinakausap na po tayong tao including yung mga yung areas kung saan na last seen itong suspect po natin na including yung ibang mga personalities but I really cannot give details for now dahil I'm not at liberty to reveal other details dahil ko sabi ko nga while I have some information I don't want to be the cause of kompromiso po ng mga tropa po natin on the ground. Ang suspect na si Zarate ay nasampahan na rin ang kasong paglabag sa Section 5 Article 2 o Transportation ng Illegal Drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ibang kaso din aniya ang kakaharapin nito, bunsod naman ang paggamit ng mga peking plaka ng sasakyan. May mga initial verifications na rin po tayo, pati na rin po yung ibang mga plaka na obviously ay fake po doon sa loob ng sasakyan. So maliban pa nga po sa kaso ng Section 5 ay may mga kaso pa pong kakaharapin itong suspect for using fake plate numbers po. Samantala, kinumpirma din ni Colonel Fajardo na tapos na ang inventory sa naturang droga at na-turn over na ito sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Mula sa naunang estimate na 2 tonelada na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos, nasa mahigit sa 1.4 tons na lamang ito na nagkakahalaga ng mahigit sa 9.6 billion pesos. Lea Ilagan, UNTV,
News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng mga pulis ang isang Chinese national sa Taguig City na mayroong high-powered firearms at mga bala. Kasama sa nakuha dito ay ang caliber 5.56 rifle, M4 carbine at mga bala. Mayroon ding mga airsoft rifle, airsoft pistol, gamot tactical scope at granada. Narecover din sa dayuhan ang tactical vest at helmet na may markings o tatak na China, bandila ng China. Mayroon ding nakumpiskang dalawang mamahaling sasakyan kabilang ang MC McLaren. Walang maipakitang dokumento ang suspect sa dalawang mamahaling sasakyan ayon kay NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates. Patuloy ang ginagawang profiling sa suspect. Inaalam din kung saan gagamitin ang mga matataas sa kalibre ng bariel. Sinabi pa ni General Nartates na matapos maaresto ang suspect, mayroon pang Chinese na nagtungo sa Camp Bagong Diwa, Taguig para suhulan umano ang mga pulis ng halagang 3 milyong piso kapalit ng kalayaan nito. Inaresto rin ang nasabing lalaki na nag-alok ng suhol. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang unang naaresto, habang inihahanda na rin ang kasong corruption of public officials sa Chinese na nagtangkang manuhol sa mga pulis. Makikibahagi sa kauna-unahang pagkakataon ang Philippine Coast Guard at French Navy sa balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Bukod dito, gagamitin din sa taunang joint military exercises sa mid-range missile system ng United States. Ito ang balita ni Rosalie Cos. The Philippine Coast Guard and the U.S. Coast Guard will also be joining. So if we count them all, it might be the largest. So the president is right. Pinakamalaking balikatan exercise ang magaganap ngayong taon sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos mula April 22 hanggang 10. Ayon sa executive agent ng 2024 balikatan exercises na si Colonel Michael Lohico, sa kauna-unahang pagkakataon din makikibahagi sa mga pagsasanay ang Philippine Coast Guard, US Coast Guard at ang French Navy. Bukod sa 16,000 tauhan ng militar, mayroon ding mga kinatawan ng 14 pang bansa upang maging mga observers sa joint drills. Ide-deploy din sa pagsanay ang Mid-Range Capability o MRC Missile System ng Estados Unidos sa kauna-unahang pagkakataon. May kakayahan itong tamaan ng target sa layong mahigit 1,000 kilometro. Yes, there is already a deployment of the MRC, the Medium Range Capability weapon system up north. It's not a new technology. It's a naval weapon system that the United States has put into a prime mover, and it has been deployed already up north. Ngayong taon, bahagi rin ng balikatan exercise ang isang multilateral maritime activity o sama-samang paglalayag sa West Philippine Sea, partikular na sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Layo ng military exercises na paigtingin ang kolaborasyon ng militar sa pagitan ng magkaalyadong bansa. Gayun din upang ipakita ang kahandaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo. Part of the scenario would be the invasion and the aerial access. So yan yung tinitingnan natin, kaya naka-focus yung Salaknib for the aerial defense systems natin. Isa sa gawa ang military exercises sa mga lugar na nasa ilalim ng Northern Luzon Command, Western Command at Southern Luzon Command. Nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi ito nakadirekta sa alinmang bansa. I do not discount the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. The message, actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory.
Bukod sa MRC missile system, magde-deploy din ang Estados Unidos ng fighter jets, helicopters at aircrafts para sa balikatan exercise. Samantalang ang hukbong sa natahan ng Pilipinas, gagamitin ng BRP Antonio Luna at iba pang bagong military hardware nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na pagdagsa ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Kasunod ito ng panawagan ng isang mambabatas na siyasati ng pagdami ng Chinese nationals sa lalawigan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Joan Nano. We are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers, no? Inaalam na ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol sa umano'y nakababahalang pagdami ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Nauna nang nagpahayag ng pagkaalarma sa Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, saan ay hindi maipaliwanag na pagdami ng mga Chinese na manggagawa, negosyante, turista at mga estudyante sa bansa. Tanong ng mambabatas, ano ang ginagawa ng malalaking bilang ng Chinese students sa mga lugar na malapit sa EDCA sites? Ayon sa AFP, nagsasagawa na sila ng investigasyon hinggil dito at kabilang sa kanilang inaalam ay kung ano ang talagang pakay ng mga Chinese students sa Cagayan. May ilan rin ang tila nagdududa, lalo't malapit na rin anila ang Cagayan sa Taiwan. Pero syempre, it's not just within the bounds of the AFP, sir. So meron tayo dyan how they got in the Philippines in the first place, yung legality nung pagpasok nila dito sa bansa natin, do they have the necessary papers? And sabi nga, estudyante to. So kung meron ba silang student visas that are required. So we are coordinating with the Bureau of Immigration, the DFA, and since students to, sir, no, pati yung CHED. Sa ngayon, hindi pa masabi ng AFP kung talagang nakaalarma para sa seguridad ng bansa ang sinasabing pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Isa rin umano sa posibleng dahilan ng pagdami ng Chinese doon ay upang maipromote ang kanilang turismo. If we look at it at the security standpoint, no, kung ano po yung what will come out of our internal investigation, no, kung threat ba talaga ito? Because ang sabi ko nga, there's different facets to it. So it could be helping us in the economic side of things, but you know, look, our perspective is in the security side. So sa side po namin, rest assured po that the AFP will take this seriously, and of course, it's our mandate to protect the people and secure the state. Samantala, nilinaw naman ng security forces na nakabase sa Cagayan na walang banta sa national security ng Pilipinas ang presensya ng Chinese students sa probinsya. Sa isang pagpupulong kahapon na dinaluhan ng Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Marines, National Bureau of Investigation at iba pang mga ahensya. Sinabi ni Police Colonel Julio Gorospe, Provincial Director ng Cagayan Police, na wala umano silang natatanggap o namomonitor na anumang reklamo na kinasasangkutan ng mga Chinese students doon. Sa panig naman ng 502nd Infantry Brigade, sinabi ng mga ito na batay sa kanilang intelligence report, ang New People's Army pa rin ang tinutugis ng sandatahang lakas sa probinsya ng Cagayan. Muli namang siniguro ng security forces sa probinsya ang kanilang patuloy na pakikipagtulungan sa gobyerno upang protektahan ang national security at mapanatili ang peace and order sa bansa. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Handang sagutin o harapin ng Commission on Elections ang anumang isasampang reklamo matapos sabihin ng Supreme Court na nagkaroon sila ng pag-abuso kaugnay sa pag-disqualify sa Smartmatic sa isinagawang bidding process para sa 2025 midterm elections. Samantala, pwede pang sumama sa mga susunod na bidding process ng COMELEC ang kontrobersyal na kumpanyang Smartmatic. Ito ang balita ni Dante Amento. In the end, the Supreme Court granted Smartmatic's petition. It held that COMELEC committed grave abuse of discretion when it disqualified Smartmatic before it had submitted any bids. Umabuso ang Commission on Elections. Ito ang naging pananaw ng Supreme Court sa isinampang petisyon ng Smartmatic na kumukwestiyon sa pagdiskwalipika sa kanila ng COMELEC sa public bidding para sa gagawing halalan sa May 12, 2025.
Paliwanag ng Korte Suprema, pinangunahan ng komisyon ang pagdiskwalipika sa kumpanya kahit hindi pa ito nakapagsumite ng kanilang bids. Hindi rin umano nasunod ng komisyon ang proseso mismo nito ng bidding. Dagdag pa ng Korte, maaari pa rin sumama ang Smartmatic sa mga susunod na public bidding ng COMELEC para sa eleksyon. As of now, Smartmatic can indeed, pwede po sila mag-participate in the next elections, pero subject rin to, let's say, if anyone files a disqualification case against them again. Sa pahayag ng Smartmatic, sinabi nitong welcome sa kanila ang desisyon ng Korte. Ang madalian at illegal umanong pagdiskwalipika sa kanila ilang araw bago ang bidding ay nagresulta umano sa non-competitive procurement process. Gayunman, ayon sa Korte Suprema, hindi ito sapat na batayan upang pawalang bisa ang isinagawang public bidding o ang pag-a-award ng kontrata sa Mirror Systems na siyang naatasan na mag-supply ng automated counting machines para sa 2025 midterm elections. However, despite the finding of grave abuse of discretion on the part of the COMELEC, the Supreme Court did not find it sufficient to nullify the public bidding or award of the contract. Samantala, handa naman umanong harapin ng COMELEC kung sakaling kakasuhan sila ng Smartmatic. Ang kanila umanong desisyon na i-diskwalipika ang kumpanya ay dahil sa pagnanais nilang bigyang halaga, panatilihing maayos at malinis ang halalan sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakuna ng aktwal na video ang ginawang panunuhol umano ng isang PBA player na nahuling dumaan sa EDSA busway. Kinilala ang motorista na si Raymond Almazan ng Meralco Bolts team. Base sa report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR-SAICT, nagsasagawa sila ng operasyon noong Lunes sa EDSA busway nang biglang pumasok sa EDSA carousel ang sasakyan na minamaneho ni Almazan. Napansin umano ng traffic law enforcer na naglabas ng pera ang basketbolista at iniabot sa nasabing officer, subalit tumanggi itong tanggapin ang suhol. Dahil dito, inisyuhan ng violation ticket si Almazan dahil sa disregarding traffic signs at failure to carry OR and CR. Wala pang pahayag ang basketbolista hinggil sa insidente. Makakasama na ng Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority sa mga anti-calorum operations ang mga pulis. Isang kasunduan ang nilagdaan ng MMDA, DOTR at DILG para bumuo ng isang joint task force para palakasin ang pwersa ng mga nanghuhuli sa kalsada. Ito ang balita ni JP Nunez. Karamihan ng inuhuli mo, hindi lahat magalang o matino eh. Yung iba talaga, medyo, alam mo na, medyo aggressive. But with the presence of a persons in authority na talagang pulis, medyo tumitino. Kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of the Interior and Local Government o DILG na tutukan ang operasyon sa mga colorum vehicle, kanina lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang DILG, Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority. Laman ng kasunduan ang pagtutulungan ng tatlong ahensya para palakasin pa ang anti-colorum operation sa bansa. Sa ilalim ng kasunduan, sasama na sa anti-colorum operations ang mga pulis kapag manghuhuli ang mga personnel ng DOTR, LTO, LTFRB at MMDA. Ayon sa DILG, sa loob ng 10 buwan, hindi bababa sa 1,000 colorum na mga sasakyan ang kanilang mahuhuli. Ayon naman sa DOTR at MMDA, hindi nila inaasahang mauubos ang lahat ng colorum pero nasa 90% nito ang mababawas dahil sa mas pinaigting na operasyon. Siguro hindi mahirap gawin na 100% walang colorum, no? Pero kung mabawasan natin ng 90%, ay malaking tulong na yan sa ating mga transport, legitimate transport operators. Imagine niyo po, sa pagsasanib puwersa ng tatlong ahensya, DILG, DOTR, MMDA, kasama pa po ang PNP, mas mapapalaki pa po namin yung operasyon against colorum. So i-expect niyo po na mas maraming huli ang aming magagawa, maraming apprehension sa loob lamang na mas maikling panahon.
Samantala, ayon sa DOTR, pinaghahandaan na nila ang panghuhuli sa May 1 ng mga jeepney at iba pang PUV na hindi pumasok sa consolidation. Batay sa modernization program, magiging kolorong vehicle na ang mga ito kung hindi sila umabot sa deadline ng consolidation. Yung mga hindi magpo-consolidate ay hindi na marirenew yung kanilang prangkisa, no? And pag hindi na renew yung kanilang prangkisa, they will be considered kolorong, no? So kasama sila dun sa mga huhulihin natin. 200,000 pesos ang ipinapataw na multa sa mga kolorum na jeepney at maiimpound din ang kanilang unit, habang 1 million pesos naman sa mga bus. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihati ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula Chester, United Kingdom. Magandang hapon, Jack. Kumusta na ang ekonomiya ng United Kingdom ilang buwan mula nang ito ay magdeklara ng recession? Yes, magandang araw sa iyo, John. Bumaba na nga ang inflation rate dito sa United Kingdom. Kung maratandaan natin, October 2022, nang nag-peak itong inflation rate na umabot nga ng mahigit 11%. Pero noong nakaraang buwan, noong Marso, bumaba ito ng 3.2%. Pero sabi nga ng UK Treasury in one of their interviews, United Kingdom is still not out of the woods. Bakit? Dahil ang inflation rate pagdating sa food ay nasa almost 5% pa. Kaya naman sabi nila, the UK government has to work in complement with the Bank of England, kung saan ay para mas maigting pa yung sinasabi natin mga monetary policies, at second, para hindi na lumala pa ang inflation. Yes, June. Oh, Jack, ibig sabihin ba niyan, isa sa mga benchmark ng inflation, yung halaga ng pagkain diyan, Jack? Yes, June. Yes, June, of course. Siyempre, isa yan sa mga major factors, no, na ikukonsidera pagdating sa inflation. Kasama na doon yung interest rate at pati na rin yung rate ng mga walang trabaho sa United Kingdom. Isa yan sa mga major factor na nakaka-apekto sa inflation rate din. Alright. Jack, ibigay mo na ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nakapagtala ng mababang inflation rate ang United Kingdom sa loob ng dalawat kalahating taon. Mula sa 3.4% noong Pebrero, bumagsak ito sa 3.2% noong Marso. Ngunit sa kabila nito, nananatiling mataas ang presyo na mabilihin sa bansa kung ikukumpara noong isang taon. Ayon sa mga ekonomista, inaasahan naman na mas bababa ito ngayong Abril. Samantala, kasabay ng pagbaba ng inflation rate ang pagtaas naman ng bilang ng mga walang trabaho dito sa United Kingdom. Base sa datos ng Office for National Statistics, umakyat ito sa 4.2% noong February mula sa 3.9% noong nagdaang mga buwan. Ayon sa mga analyst, isa sa nakikita nilang dahilan ng mga kumpanya kung bakit hindi kumukuha o nagbabawas ng mga staff ay ang pagtaas ng interest rates. Nakapili na ang Korte Suprema ng 7 individual na tatayo bilang jurors sa paglilitis kay Donald Trump. Kinabibilangan ito ng 2 abogado, isang English teacher, software engineer at oncology nurse. Isang sales professional na galing sa Ireland ang tatayong jury foreman. Samantala, aabutin pa ng ilang araw para mabuo ang 12-person jury at hanggang sa 6 na alternate seats. Nagbabala naman si New York Supreme Court Judge Juan Merchan na hindi niya papahintulutan ang mga hurado na tinatakot. Ito ay matapos na maririnig na bumubulong umano si Mr. Trump habang ang mga miyembro ng panel ay tinatanong. Isinailalim na sa house arrest si former Myanmar leader Aung San Suu Kyi. Ayon sa tagapagsalita ng military government, masyadong mainit ang panahon kaya marapat lamang na bigyan ng konsiderasyon ang lahat ng mga vulnerable detainees, lalo na yung matatanda. Aniya, ayon nilang ilagay sa panganib ng heat stroke ang mga ito.
hindi naman inihayag kung saan nila dinala ang pinatalsik na leader. Inilabas na sa intensive care unit ang 9-month-old baby girl na nadamay sa Sydney Mall attack noong Sabado. Ang sanggol na anak ng isa sa mga namatay na biktima ay suma sa ilalim sa operasyon matapos magtamo ng chest at arm injuries. Ayon sa isang health official, nagpakita ito ng malaking improvement ngunit nananatili sa serious but stable condition. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack Del Campo. Magandang gabi. Ilang flights sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA patungong Dubai ang kanselado ngayong araw dahil sa nararanasang pag-ulan sa naturang bansa. Ayon sa unang flight advisory ng Manila International Airport Authority o MIAA, kanselado ang isang flight ng Philippine Airlines mula Dubai patungong Maynila. Gayon din ang dalawang flights ng Cebu Pacific mula Dubai patungong Maynila at vice versa. Ilang lugar sa Dubai ang lubog sa baha dahil sa nararanasang malalakas na pag-ulan. Apektado na rin ang operasyon ng Dubai International Airport kung saan ilang flights ang na-delay at na-divert dahil sa sama ng panahon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nananatili ang Alert Level 2 sa bansang Israel. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na suspendido pa rin ang deployment ng Overseas Filipino Workers o OFW sa naturang bansa. Patuloy na inirerekomenda ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na ipagpaliban muna ang mga non-essential travel patungong Israel. Ngunit kung kinakailangan naman pumunta ng Israel, inaabisuhan ng mga Pilipino na mag-ingat. Pinaalalahanan din ang lahat ng mga Pilipino sa Middle East na maging alerto at manatiling updated sa mga anunsyo ng kanilang host governments. Hinihimok din ang lahat ng mga Pilipino na makipag-ugnayan sa kanilang overseas community leaders at sa embahada o konsulado ng Pilipinas. Ilang mga flight sa Davao International Airport ang apektado dahil sa pinalawig na pagkukumpuni ng runway. 4 oras kada araw isasara ang runway at tatagal hanggang June 1. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. May mga linear cracks. Due to wear and tear, medyo natanggal yung asphalt niya na surface. Linear crack. Line, yung damage niya is what appears to be like cracks, no? So yun yung inaayos natin kasi we don't want the damage to worsen, no? Kasi kung pababayaan natin yan, kasi malapit siya doon sa yung touchdown zone. Pinalawig pa ng pamunuan ng Davao International Airport ang pagkukumpone sa runway ng paliparan. Ayon kay Davao International Airport General Manager Engineer Rex Obsena, January 29 hanggang February 17, sinimulang i-repair ang 1,200 square meters na parte ng runway. Sinundan ito ng April 8 hanggang May 31 pero hindi pa rin natapos dahil nasira ang kanilang machine. Mula 6 oras kada araw, pinaiksian din sa 4 oras ang repair schedule para mabawasan ang epekto nito sa operasyon ng mga airline company. Kaya magtatagal hanggang June 1 ang pagkukumpuni ng runway mula 12 a.m. hanggang 4 a.m. kada araw. Ayon kay Obsena, bagamat madadaanan pa sa ngayon ng runway, kailangan na itong isailalim sa preventive maintenance. Kasama na rito ang pagtatanggal ng mga nasirang pavement, paglalagay ng asfalto at marking sa runway. Kapag napabayaan, lalo anyang lalaki ang mga crack dahil sa bigat ng mga malalaking eroplanong lumalapag. Posible rin itong maging pothole kapag napasukan ng tubig ulan. Itong mga damages na ito, hindi pa talaga tayo umabot doon sa punto na delikado na. Masasabi natin na delikado na for aircraft operations, no? So tolerable pa siya at this point in time. Kaya natin ginagawa 'yan ngayon kasi ayaw natin na umabot tayo sa punto na magiging intolerable na siya. That will be cause for grave safety concern, no? Na makakaapekto na sa safety natin. So, naglabas naman ng notice to airmen ng Civil Aviation Authority of the Philippines 11 para sa isasagawang runway closure.
binigyan rin nila ng advisory ang mga airline company na magpatupad ng reschedule sa maaapektuhang flights. Dahil hindi magagamit ang runway mula 12 a.m. hanggang 4 a.m., inadjust na ng ilang airline company ang kanilang mga flights. Sa travel advisory ng Philippine Airlines, apektado ang kanilang 4 na flights. Kasama na rito ang PR-2821 Manila-Davao, PR-2822 Davao-Manila, PR-2807 Manila-Davao, PR-2808 Davao-Manila. Inaabisuhan naman ang mga pasahero na alamin sa kanilang mga airline company kung mayroong pagbabago sa kanilang mga flight. Samantala, inamin naman ang palipara na nakakaranas sila ng congestion lalo na kapag holiday. Ginagamit na anya nila ang lahat ng espasyo sa loob ng paliparan para ma-accommodate ang dami ng mga mananakay. Noong nakaraang taon, umabot sa 3.8 million ang pasahero sa Davao Airport, pero hanggang 1.5 million passengers lang ang capacity ng paliparan. We really recognize the fact na kailangan talaga ng mga infrastructural improvements sa airport, the procurement. But the information that has reached my office is that pinaprocess na rin for the re-procurement of the same, of that project. Sa inilabas naman na payag ng Davao City Government, nananawagan ito sa kaap na pabilisin ang pagsasaayos ng paliparan. Patuloy daw kasing nakatatanggap ang city government ng mga reklamo mula sa mga Davaoenyo at mga bumibisita sa lungsod dahil sa hindi maayos na kondisyon ng mga pasilidad sa paliparan. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagsusumiten ang komentaryo ng Supreme Court ng Senado sa petisyon ni Apollo Quiboloy kaugnay sa inilabas na arrest order. Nakahanda naman ang isang mambabatas na tumalima sa kautusan ng Korte Suprema. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Inquire po nila yung respondents o yung Senate to file a comment on the petition of Pastor Quiboloy as well as yung prayer niya for the issuance of a TRO. Ibig sabihin nito, hindi naman po dininay ng Supreme Court yung TRO. 10 araw ang ibinigay ng Korte Suprema sa Senado para magkomentaryo sa inihaing petisyon ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Humiling ng Temporary Restraining Order o TRO ang kampo ni Quiboloy sa Korte Suprema laban sa arrest order na inilabas ng Senado dahil sa patuloy nitong hindi pagsipot sa investigasyon ng Senado sa mga alegasyon ng pang-aabuso. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, April 3 nang ipag-utos ito ng Korte Suprema at magsisimula ang 10 araw sa oras na matanggap na ng respondents ang notice mula sa Clerk of Court ng Korte Suprema. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros na nangunguna sa investigasyon sa Senado, handa siyang sagutin ang anumang utos ng Korte Suprema. Nakahanda rin anya ang kanyang abogado na si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio para pag-aralan ng petisyon at tumugon sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ayon kay Senator Hontiveros, bagaman hindi pa nila natatanggap at nababasa ang kopya ng kautusan, tutugon anya sila sa direktiba ng kataas-taasang hukuman bilang pagkilala sa separation of powers at mataas na pagrespeto sa mga institusyon sa bansa. Umaasa ang mambabatas na gagabay sa lahat ang naturang prinsipyo kasama na anya ang puganting si Quiboloy. Wala pa namang pahayag si Senate President Juan Miguel Begzubiri kaugnay ng direktiba ng Korte Suprema. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaranas sa manipis sa supply ng kuryente sa Luzon grid kahapon na nagresulta sa rotational brownout sa ilang lugar. Ayon sa Meralco, pinagana nila ang interruptible load program kaya hindi nakaranas ng brownout ang ilang mga lugar na kanilang sineserbisyuhan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, posible bang maranasan pa sa mga susunod na araw o linggo ang manipis sa supply ng kuryente na maaaring mauwi na naman no, sa isang brownout? At anong mga lugar ang posibleng tamaan nito? Monica, hindi mawawala sa posibilidad na mauwi sa brownout yan dahil hindi pa tayo umaabot ang Meralco, hindi pa umaabot doon sa peak ng demand nila ng supply ng kuryente dahil mararanasan pa lang yon sa buwan ng Mayo. At yung mga lugar na maaaring maapektuhan ay kung pagbabatayan doon sa
ginawa nilang implemented emergency manual dropping kahapon kung saan ay naapektuhan itong Batangas, Bulacan, Cavite at Laguna. Naisalba ng Interruptible Load Program o ILP ang consumer ng Meralco kahapon para maiwasang makaranas ng mas maraming rotational power interruption. Pagkatapos isailalim sa yellow at red alert status ang Luzon Grid, bunsod ng pagpalya ng 19 na planta sa Luzon. Ayon sa Meralco, nasa 340.20 megawatt ng kuryente o katumbas ng isang planta ang nabawas sa loading capacity nila nang i-activate ang ILP. Na free up yung 340 megawatts na yon para magamit ng mga consumers na wala naman alternative source of electricity except Meralco. Yung walang mga sariling generator set, sino yan? Yan yung mga kabahayan, no? Kamukha natin na in our residences. Ibig sabihin, sabay-sabay na hindi gumamit ang malalaking planta at industriya ng kuryente mula sa Meralco. Sa halip, ginamit nila ang kani-kanilang generator set kaya nabawasan ang load na kailangang supply ng Meralco. Ang Interruptible Load Program ay 10 taon ng programa kung saan pinapayagan ang malalaking customer ng Meralco na gumamit ng sariling generator sa partikular na oras upang makatulong na maibsan ang malaking demand sa kuryente. Pero ayon sa Meralco, pansamantalang solusyon lamang ito na naging kakulangan ng supply ng kuryente sa ating bansa. Ang solusyon pa rin ay ang pagdagdag ng mga planta ng pagkukunan ng supply. But then again, this really is a stopgap measure for now. At the end of the day, it is really a matter of having more capacity in the system and for that said capacity to meet the rising demand as far as the power needs of the Luzon Grid is concerned. Sa tala ng Meralco, nakakaranas ng pinakamataas na demand ng kuryente tuwing kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Kaya naman inaasahang mararanasan pa ang patuloy na pagtaas ng demand ng kuryente. Lumagpas na tayo ng 8,400 megawatts ng peak demand. Yung 8,400, kasi parang noong 2023, around 8,400 yung naging maximum for the year. So noong Lunes, nalagpasan na ng Meralco area yung record last year. So na-reach na yung all-time high demand noong Lunes. Patuloy umano na mararanasan ang mataas na demand ng kuryente sa Luzon Grid hanggang sa susunod na buwan. Monica, sa kalagitnaan ng Mayo, nararanasan ang pinakamataas na demand ng kuryente. At siya muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lakanlale. Kahanga-hanga ang ginawang katapatan ng isang empleyado sa Ninoy Aquino International Airport na nagsauli ng napulot niyang $10,000. Kinilala ang tapat na empleyado na si Victor Perez na isang porter sa NAIA. Ayon kay Mang Victor, natagpuan niya ang pera sa May East Bridge ng NAIA Terminal 1 sa May Arrival Extension noong April 13. Kwento niya, iniipon niya noon ang mga pushcart nang mapansin niya ang perang nasa sahig. Agad itong iturn over sa Lost and Found Office at ang napulot na pera sa paniniwalang tiyak na hinahanap na ito ng may-ari. Base sa inventory, nasa 100 piraso ng $100 bills o nagkakahalaga ng mahigit sa kalahating milyong piso ang napulot ni Mang Victor. Agad naman dumulog sa Lost and Found ang isang Korean national na nagpakilalang may-ari ng nasabing pera at nang maberipika sa CCTV footage ay ibinalik rin ito sa kanya. Si Mang Victor ay 10 taon nang nagtatrabaho bilang porter sa NAIA. Sa Lunes ay nakatakda siyang bigyan ng pagkilala ng Manila International Airport Authority kasabay ng flag raising ceremony dahil sa katapatan na kaniyang ipinamalas.
Nag-enjoy na sa laro, nakapagparehistro pa sa COMELEC. Yan ang naging kapalaran ng ilan sa mga nanood ng UNTV Cup Season 10 Finals na ginanap sa Field Sports Arena sa Pasig City, Kamakawala. Ang exciting finals ng UNTV Cup Season 10 ay sinabayan pa ng on-site voter registration. Ito ang balita ni Hari Lagan. Kami po pumupuntang government agencies. Pwede din po kami sa malls, pwede kami sa schools, at saka katulad nito mga event po. Napapaloob sa Special Register Anywhere Program ng Commission on Election o COMELEC ang magperehistro o new registration, mag-transfer, change of status, magpalit ng pangalan at reactivation. Ayon pa sa COMELEC, mayroon silang tatlong teams na lumalabas para sa ESRA program. Sa Register Anywhere program, kahit saan po kayo located o ay saan yung intended ninyo na office of the election officer or yung municipality, city, district ninyo, pwede po kayong lumapit sa amin at sa amin na po magpasa ng inyong application. Kamakalawa sa sinagawang one-day on-site voter registration kasabay ng UNTV Cup Finals Season 10 sa Pils Sports Arena sa Pasig City ay nasa mahigit 180 ang napagsilbihan ng Commission on Election o COMELEC. Isa na dito si Nanay Maria Luz Sobremisana na taga Pasig City. Aniya, hindi na siya lalayo pa upang magpa-reactivate ng kanyang voter status. Hindi ko po in-expect na kasama po sa pagpanood namin dito, ma-assist kami ng COMELEC. Siyempre kasi una-una po, napakahirap po talagang pumila sa labas. Then yung time na i-google, di ba? And so kumbaga, hassle-free po talaga ang laking tulong sa amin to ngayon. Ang laking tulong lalo sa mga may mga problema na matagal nang hindi nakapagboto. So dito nabigyan ng solution kasi ako po for reactivation. Laking panghinayan na tatlong beses hindi ako nakapagboto. So maraming salamat po UNTV and sa program ng Special Register Anywhere program. Sobra pong biyaya kayo sa amin lahat. Si Wandel San Pedro na taga Taytay Rizal na isinama ng kanyang kaibigan upang manood ng UNTV Cup Finals. Anya, sinubukan lang niyang magparehistro sa Special Register Anywhere program ng COMELEC. Mababait po. Friendly po. Okay po kasi mas hindi na kami nahirapan na ano. Mas napadali po yung pagre-register namin. Si Tatay Wilfredo Pancho na taga Barangay Camarin sa Caloocan City na first time nakapagparehistro sa pamamagitan ng Special Register Anywhere program ng COMELEC. Anya, hindi siya umaabot sa kota sa kanilang lugar upang magparehistro dahil sa haba ng pila. May edad na rin, medyo may nakapangatawa niyo. Kaya makasabay sa mga ano, yung panday lang. Kaya ako pagdating ng ano, cut-off, hindi ako nakakahabot sa aming City Hall. Salamat sa COMELEC dahil gaya lang sinabi ko kanina, malaking bagay sa amin sa mga hindi pa nakakaboto. Tatagal naman hanggang buwan ng Setyembre ang Special Register Anywhere program ng COMELEC. Maaaring magtanong sa pinakamalapit na COMELEC office para sa schedule nito sa inyong lugar. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nabigyan na ng solusyon ang matagal nang problema sa nagahang at lumang computer equipment ng ilang opisina sa Bulacan Police Provincial Office sa Camp Alejo Santos, Malolos, Bulacan. Ito ay matapos na bigyang katuparan ng Members Church of God International o MCGI ang kanilang hiling na magkaroon ng mga bagong computer, laptop at printer. Ito ang balita ni Nestor Torres.
Dalawang taon ng problema ni Police Corporal Michael D. Mangolabnan ang lumang laptop nitong ginagamit sa opisina sa Police Strategy Management Unit o PSMU. Anya, pagdating sa video editing at PowerPoint presentation ay nagtatagal ito dahil mabagal at nagahang pa. Dati po yung luma namin laptop ay napakabagal, sir. Pero ito, napakabilis po, napagandang gamitin. Bukod sa laptop, mayroon namang mga pulis ng Bulacan PPO na kapusila sa computer at printer sa kanilang mga opisina. Have two computers set na ginagamit, which is capable of doing naman po ng lahat ng works namin. And dahil nadagdagan po ulit yung hinahawakan naming office, which is yung counterpart namin, hindi na co-op up nung dalawang computer yung mga compliances. Sa dami po namin dito, dami namin mga compliances na sinasabi sa headquarters. So ang computer na po namin dito is nasa amin now. So kung nakikita nyo, talagang tulang din po kami. At upang bigyang katuparan ang kanilang matagal ng pangarap at pangangailangan ng mga pulis sa Bulacan Provincial Public Office o Bulacan PPO, nitong Lunes lang ay bumisitang muli si Kuya Daniel Rason sa Camp Aleo Santo sa Malolos para i-turn over sa kanila ang kahilingan na 14 na computers, 4 na laptop at 11 printer na magagamit nila sa kani-kanilang mga tungkulin. Lahat ng computer, kayang-kayang tugunan ang pangangailangan ng kanilang office works kahit video editing dahil meron itong i5 processor, 16GB na RAM at storage na 250GB SSD at 2TB HDD. Ayon kay Kuya Daniel, ang pagtulong sa pambansang pulisya ay bahagi ng pagsunod ng MCGI sa pinag-uutos ng Diyos na nasa banal na kasulatan. Initially, yung ating mga napagtulungan nung tayo po ay magsagawa ng ating memorandum of agreement, sa awa po ng Diyos ay nakapagsagawa na tayo ng aksyon. Sa amin po sa Members Church of God International o MCGI, kami po ay naniniwala na mayroon tayong tungkulin sa harap ng Diyos. Kagaya po ng sinasabi ng Ecclesiastes 12 at 13 na ito ang wika ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alam ko po na ito ay isang bagay na hindi lingid sa ating mga kagawad ng pambansang pulisya. Kayo ay mayroong mga sinumpaang tungkulin. Kami po sa MCGI ay mayroon ding sinumpaang tungkulin. At ito ay tungkulin na aming sinumpaan sa harap ng Diyos. Ang magtulong-tulong na sumunod sa kanyang utos. Ikinagalak naman ng gusto ng mga pulis sa bawat departamento ang mga bagong computer, mga laptop at printer. Anila, makatutulong ng malaki ang karagdagang computer equipment upang mapabilis ang kanilang trabaho. Dati po ang aming opisina ay meron kaming isang laptop lang po na ginagamit. Pagka po meron po kaming conference, mga presentation na ginagawa, medyo nahihirapan po kami kasi po nagahang po yung laptop namin. Ngayon po nakatanggap kami ng laptop na kagaya nito na galing po sa MCGI. Malaking tulong po sa Police Strategic Management Unit po ito. Maraming salamat po. Ito po ay gagamitin po namin sa dapat po na paggamitan. Lalong-lalo na po itong aming opisina po ay mostly po ay puro po sa computer generated po at internet-based po yung aming mga trabaho. Ito po ay malaking tulong po sa amin sa pagganap po ng aming tungkulin. Naibigay po ng MCGI sa amin na computer ay may magandang specification at siya ay sapat upang maka-adapt sa ating mga software at katulad po ng Excel.
at nalalayo sa mga pagkakamali lalo na't pag gumagawa kami ng trabaho at mga datos. Yung mga computer or office equipments na ibinigay sa amin ng MCGI is talagang gagamitin namin intendedly to our office works, to our mga projects and compliances na matutulong ng mas maayos sa PNP. Pinaalalahanan naman ni Bulacan Provincial Director Police Colonel Relly Arnedo ang bawat gagamit ng nasabing computer equipment na ingatan at huwag itong gamitin sa hindi tama. Labis din siyang natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa may katuwang sila para sa mas mapagbuti pa ang kanilang paglilingkod sa mamamayan. Lahat ng mga office equipment na ibinigay ng ating MCGI ay hindi lang simbolo ng pagtalima nila doon sa wish natin, bagkus alagaan nyo po ito. This is a blessing. We are so lucky na ang MCGI ay tumulong sa ating mga wish dahil sa mga kakulangan natin sa mga offices. Gamitin po natin sa nararamat na paggagamitan. Again, for my 26 years of service in the PNP, ngayon ko lang makita na may nag-donate ng ganito karaming equipment sa offices. Nagpapasalamat ako sa MCGI. Samantala, bukod sa ipinagkaloob ng mga computer equipment, nasa 300 pulis rin sa Bulacan PPO ang muling natinabang sa pre-medical, dental, optical, legal at iba't ibang services ng MCGI, bukod pa ang pre-store, wheelchair at nebulizer ng kanilang kamag-anak. Samantala, kasunod nito sa hinaharap naman ay kaabang-abang na rin ang pagbubukas ng pinagagawang bagong multipurpose hall ng sitio pinag-anakan sa Doña Remedios Trinidad. Tugon ito ng MCGI sa kahilingan ng PNP para sa mga guro at IP sa sitio. Kahit po pag-iba na siya, may anay na delikado na, ginagamit pa rin po namin kasi nga po kulang kami sa classroom building. Hindi namin po alam kung saan kami kukuha ng sponsor para magawa ito. Siguro merong right time. Let's wait for the right time. Pero while waiting for the right time, we keep on praying na sana may dumating na tamang mga tao na hindi man gobyerno pero bukal sa puso yung pagmimisyon para sa aming lugar. Natutuwa po ako na dinig ko si Ma'am Arlene Lazaro nung sabihin niya na habang naghihintay, ang sabi niya, sinabayan namin ang panalangin. Panalangin na sana ay mayroong makarating dito sa amin na mga taong maaaring makatulong sa amin. At natutuwa po ako dahil ang pagkakaroon ng Memorandum of Agreement sa ating mga kagawad ng pambansang pulisya sa pangunguna ni Colonel Arnedo ay naging tugon sa panalangin ni Ma'am Arlene Lazaro. Kung kaya po, sa ganitong paraan, amin pong ikinagagalak na maging bahagi ng pagpapahayag ng karangalan ng Diyos na siyang tumawag sa atin. Isang bagay na aming pinaniniwalaan sa 2:9 at ng unang Pedro na kayo ang wika'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ibig ko pong iparating sa lahat ng mga miyembro ng Church of God International na sumusunod sa aral at utos ng Diyos, ikinararangal ko po kayo ay aking mga kapatid. Maraming salamat
Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na po ang ating makausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po at shoutout kina Efren Oloroso, kay Santino Francisco at Victorino Secretaria. At binabati ko rin ang aking Kuya James Soriao. Welcome back sa Pilipinas. Siya galing po, siya saan? Sa Saudi, senior citizen na, kaya pinauwi na ng amo niya. Ang boss matagal niya. Matagal lang yung kapatid sa tagal Saudi. Matagal. Welcome, matagal. Welcome back. Tumanda sa Saudi. Oh. Buti na lang, ang temperatura ba sa Saudi, halos pareha sa Pilipinas? Mas mainit daw dun. Ah, mas mainit pa sa Saudi. Mm-hmm. Mainit dun. Kahit ngayon, kahit summer sa atin? Mainit dun. Mainit pa rin dun. Ay, at least sanay na siya sa ano. Kasi ngayon, ang init-init sa Pilipinas. Anyway, maraming salamat din po sa pagtuto kay Amancio, Mabin, Vic Villa, at Rogelio Jr. Ano to? Juarez. Maraming salamat po. At po sa inyo. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 91 at 2 na nagsasabi, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.